Ms.Pat. Kasama ko po ngayon si Nurse Val ng Easy Tech Spirulina. Pag-uusapan po natin ngayon ay Kids Eye Health. Kids Eye Health. Yun po, at Awareness Month po kasi yung August. Awareness sa mga eye health ng mga babies, toddlers, ganyan. Ako sa tayo sa mga senior, ito na naman, punta naman tayo sa mga bata. Balik tayo sa mga kids. Kids okay. Naman. Bakit nga ba importante ang eye health, Nurse Val? Siyempre, una, ang mata natin ay isang organs of sight. So, yung mga iba-ibang parte ng mata ay they work together para makaproduce ng magandang vision. So, healthy eyes and visions are critical part ng kids' development. So, simula pa lang pag baby pa lang, mapapansin ninyo, makikita mo na maayos ang mata ng baby pag, di ba, nilalagyan natin ng mga toys. Or, di ba, pag baby... Tapos susundan niya, di ba? Oo, pati minsan yung mga pamangkin ko, pag tinitingnan ko, pag baby pa talaga, minsan naduduling. Oo, possible ba yun? Ano ba yun? Connected ba yun? Nurse Val? Oo, normal naman yun. Kaya nga, di ba, bigla mong... Pinapagpapasin lang para magmulat siya. Oo, tapos through time, kita mo na naaayos naman. Kaya, di ba may mga toys nilalagay sa ibabaw ng crib para susundan-sundan nila. Ah, makikita mo, sinusundan nila yung mga kulay, movements. Ayun pala yung purpose nun. No, okay. Tapos pagdating ng 2 to 5 years old, ayan na yung binibigyan natin sila ng mga blocks. Papatung-patungin nila. O minsan, sumasamay ng pare-parehang kulay. Tapos, kung may bolang malambot, nagro-roll ang bola back and forth, iyon yung mga laro nila. Mm-hmm. Tapos nagko-color na rin sila, mga coloring books, kaya nagdo-drawing, cutting, tapos gumagawa na rin ng puzzle, di ba? Yung simple puzzle lang. Kailangan ma-obserbahan ng mga nanay. Doon pa lang makikita na kung may diferensya ang mata ng bata. So kaya pala importante yung mga puzzle nga, pati yung colorful, yung mga laruan nila. Kulay na mga bagay. Kala ko for the brain lang din yun, for the eyes. For the eyes din. Siyempre, kasama na rin mo sa brain development. Yeah. Sa isang pag-aaral, 10% daw ng mga preschoolers merong eye or vision problem. Kanya lang, hindi nila sinasabi sa mga magulang kung anong problema sa mata. So, mas maganda rin maobserbahan natin mga magulang sa kanyang paglalaro o pag-aaral kung may diferensya ang kanyang mata. So, may mga signs ng eye problem sa mga bata. Kunwari, very sensitive siya sa ilaw, indoor or outdoor. Tapos, ina-avoid niya yung mga activities na nag-i-involve ng mga coloring or puzzle. And then, kinukover niya minsan yung isang mata na parang nasisilaw siya. Tapos, minsan may drooping or misaligned ang mata. Hindi ba possible na papagod lang yung eyes nila? Possible rin naman yun. Kaya lang, kailangan obserbahan mo. Kasi pag yun ay nagiging consistent, kailangan pa-check na agad sa doktor, sa opta. Okay. Iba yung biral, halos biral. Minsan mo lang makita. Iba yung lagi mo siyang nakikita may ganun. Pati maraming bata ngayon ang problem rin, nagkaka-eyesight problem. Siguro sa gadgets. Yun din yung isa, pag napansin mo masyado siyang malapit kung tumingin, minsan manunood, tapos ang lapit-lapit niya, so may problem na rin doon. Kaya nga, di ba, ngayon mahilig pa naman sa computer yung mga bata, sa cellphone. Pati so, ngayon, huwag masyadong malapit, ito yung tama lang na distance. Maliba sa cellphone nakatutok, syempre pag nag-aaral sila ngayon, computer na ang ang learning. So, ano pwede natin gawin sa mga ganon, Nurse Val? Kailangan laging nakabantay ang magulang na huwag masyadong malapit.
Mm-hmm. Tapos may tamang oras, hindi yung tuloy-tuloy para makapagpahinga din ang mata. Mm-hmm. So, at saka mapapansin din niyo pala, isa palang signs yan, kapag lagi niyang nirarub ang mata niya, consistent na lagi niyang ano to, kinakamot, eye rubbing. Mm-hmm. Tapos, laging watery ang mata, yung parang maluha-luha. Minsan pa, may laging nagmumuta. Iba, minsan, mapula palagi. Na, kumbaga, minsan may allergies na mumula yung mata na hindi nawawala ng ilang araw. So, importante din na papacheck na ito. Okay. So, common, may mga karaniwang mga eye problem sa mga bata. Unang-una, andyan yung eye allergies. Na baka dahil ito'y sa pets. Minsan may mga pets medyo possible yun yung nagpo-cause, hindi naman. Or minsan, mga pollen. Okay. And molds. Napapansin ninyo na palaging watery ang or dry or irritated ang mga mata nila. So, okay. Andyan din yung conjunctivitis or yung pink ano eye. Yun? Pink eye. Kumbaga, yung puti ng mata, mapula-pula. Okay. So, tatlong causes nun. Andyan yung bacterial conjunctivitis. Ito ay, ang nagkukos dito isang bacteria na dapat ma-check agad ng doktor para hindi maka-produce ng further damage. Tapos, andyan din yung viral. Usually, pagka may colds, di ba, viral yung colds. So, minsan, pag may colds ang bata, mapula-pula rin yun. Yun ay viral conjunctivitis. Tapos, andyan din yung allergic conjunctivitis. Ito naman dahil nga may allergy siya sa pets. May nagpo-cause nun. Nag-trigger nun. Pero, Nurse Val, paano yung psoriasis? Kasi yung mga iba sa psoriasis, nakaka-hawa, di ba? Pag may sore eyes, layo ka sa akin. So, kailangan, kaya importante nagpapacheck sa doktor kung ano yung cause. Macheck niya pa, ano yung cause, magbigyan ka ng tamang gamot doon. So, basically, mata, pag namumula yung mata, hindi naman ibig sabihin ng sore eyes na yan. Iba-iba, possible hindi. Na sa panahon rin, sa, or allergic ka lang. Or allergic na. Masyado pang sumisipon. So, importante kasi magpacheck sa doktor. Mm-hmm. Malaman kung anong dahilan ng ano mo, ng problema sa mata. So, iba naman yung isa naman, yung refractive. Kumbaga, kailangan mo na magsalamin. Kunwari, yung bata ay minsan maaga pa, may astigmatism na pala. Kumbaga, yung parte ng mata ay irregular ang shape yung cornea niya, kaya nagkakaroon ng blurred vision. O minsan naman, andyan yung farsightedness, kung saan, pag malayo, maliwanag ang tingin niya, pero pag malapit, malabo. So, andyan din yung nearsightedness, kung saan, pag malapit, very clear. Pero pag malayo, hindi niya na masyadong nakikita. Yun naman, nakukorek ng mga salamin. Pero, Nurse Val, in terms of malabo ang mata, possible ba na nasa family rin yan? Yan din ang isa rin na dapat tingnan din. Oo, kasi meron akong kakilala, baby pa lang, nakasalamin na, lahat sila from baby hanggang sa magulang nakasalamin. Oo, so pwede rin yun. Okay. So kailangan, kaya pagpunta sa doktor, kailangan ihingi ang kanyang family history niyan eh. Mm-hmm. So yun. So andyan din yung, minsan yung naduduling ba, cross-eyed. Na kumbaga yung mata hindi siya align. So andyan din yung kuliti, di ba? Ayoko. Totoo ba yung sabi nila pag may kuliti ka, nanilip ka raw? Ay, hindi naman. Hindi totoo yun. Usually okay. Kasi, hindi raw totoo usually yun. Kasi natanggal yung isang buhok ng ano, yung tapos eyelash. Tapos na-infect. Kasi kunwari, nakamot yung madumi. So ayun na. Yun. Okay. Yun. So, paano ba natin maipi-prevent yung mga eye injuries ng mga bata. So, mga bata mahilig magkalikot, mahilig makialam, di ba? So, kasi ano sila eh, yun yung nature nila, gusto lang, curious sila, ano ba ito, paano ba ito. So, ang ating mga, kunwari, mga spray, mga cleaning materials, dapat nakasusi, nakalagay sa isang cabinet na nakasusi, na hindi nila pwedeng pakialaman. Tapos,
yung mga toys nila kailangan appropriate sa kanilang mga edad. Kung kailangan, tapos yung mga cabinet pala, pwedeng lagyan ng child lock. O minsan, di ba yung ref na maliit, nilalagyan ng child lock. Para hindi ba kayo ang mga parents ngayon, very particular sa mga ganyan. Tapos yung mga sharp corners ng mga table, lagyan mo ng yung mga kanto-kanto, lagyan ng mga foam. Ayun. Tapos, pag naglaro ang mga bata, kailangan nandyan ang magulang, hindi yung iiwanan nyo na baka mamaya masaktan siya. So, kaya dapat, mga lalo ng mga toddlers, talagang kailangan may nakabantay ng magulang dyan. So, ay, gusto ko pala nurse ba? Batiin lang po natin lahat ng mga viewers natin. Yan sila Ma'am Esther Alay. Hi, good morning po. At si Ma'am Junette Garin. Hi, good morning, morning po. And si Dr. Shrab. Hello po, Doc. Hello, and sila Ma'am Connie Acorda and Rex Vargas Junoisa. So, hello, good morning po. Maganda po sa inyong ayan lahat. Ayun. Ang topic po natin ngayon ay Child's Eye Health and Spirulina. Kasi nga po, yun ang nasa DOH mo. Schedule awareness. Yung mga awareness month po ng kids eye health. Ayun. So, may mga home remedies po kapag may mga eye problem. Pero mas maganda kung mauna muna kayo mabutihin sa doktor. Itong eye remedies naman, hindi ibig sabihin ito, ito na yung gamot. So, mas maganda kung nagpapatihin kayo sa doktor. So, kunwari, ang isa sa home remedies nito is yung maghuhugasan ang mata ng sterile saline solution. Sterile po ah, hindi yung basta tubig na lalagyan mo lang. Kumbaga, pakuloy mo yung tubig. Ano ibig sabihin ng sterile saline water? Actually, may nabibili yan. Pero syempre na sa bahay, ayaw natin sa bahay, pakuloy mo po yung tubig na may asin. Ang para marami asin. Kahit konti lang eh. Eh, kunwari, sa isang tabo, lagyan mo lang isang kutsarita o mas maliit pa. So, importante ho doon, pinakukulo ng 30 minutes para maging, kumbaga, hanggang boiling, mag-boil siya, hanggang boiling point niya. Kasi yun para, ano mo na ito po, ay malinis na yung tubig. Tapos palalamigin mo. Lalagay mo sa malinis na lalagyan. Tapos, yun ang papanghilamos. Ayun. Tapos, andyan din yung warm compress. Okay. Ang warm compress naman, kukuha ka naman ng malinis na tela. Towel. Ibababad mo sa maligam-gam na tubig, hindi masyadong mainit. Yung tama lang na napipiga mo. So, ayan, dadampi-dampi mo sa mata. Kung isa, kunwari, may kuliti ka, nakakatulong mo ito. Kasi mababawasan ang pamamaga. Ayun. So, ang isa pa is yung, meron din dyan yung cold compress naman. Ganun din ang gagawin. Yun naman, malinis na tela, ilalagay mo sa tubig na malamig na may ice. So, yung idadampi mo. Hindi, dapat naka-close ang mata mo, idadampi-dampi mo ganyan. So, andyan din yung isa pa, yung gumagamit ng mga tea bags. So yung sa ninyo ano eh. Tapos palalamigin mo lang yung tea bag, tapos yun may dadampi mo sa mata. At isa pa, importante din na gumamit tayo ng malinis na mga kumot, yung higaan. Kasi syempre, hihiga ka, misa pabaling-baling kang kaya. Eh kung yung madumi ang higaan mo, andyan din, minsan kaya nakakairita din sa mata. So, andyan din yung, syempre, maganda rin yung kumakain ng mga gulay na yellow, kanwari, kalabasa. Introduce natin sa mga bata ang kumain ng gulay, like carrots, kalabasa, yung mga kamote, at normal po. Ayan, bumalik na. Ayan. Ay, yan na po. So, hanggang ho ulit tayo sa mga magandang kumain ang mga bata. Ano ba dapat yung mga kinakain? Introduce natin ang kumain po ng gulay. Pareho po ng kalabasa, carrots, itong mga kamote. So, rich po yan sa natural beta-carotene. So, normal po sa pag-introduce ng bagong pagkain sa bata.
na aayawan niya. Kumbaga, hindi niya kakainin. Pero, kailangan lang mo, lagi natin, kahit ayaw niyang kumain, pag-aulit-ulitin natin. Maya-maya natin ibibigay hanggang later on mapansin niyo kinakain na po. Ganun ang pag-introduce ng pagkain sa mga bata. Siyempre, andyan din yung mga makamats, like yung sauce ng spaghetti, pwede din yun. Kamatis. Oo, kasi okay. Diba, tomato sauce, o yung mga tamang pagluto na may kasamang tomato sauce. Ganda rin po yun. Alam ko, gustong-gusto nila ng parang yan, yung pasta, spaghetti, kumun yun sa mga bata. Nakakatulog din po yun. So, at syempre, maganda po painumin yung mga bata ng spirulina araw-araw. So, pag ako po ang ginagawa ko, pag baby pa, itong mga apo ko, yung pag binuksan nyo yung capsule, yung konting mahuhulog sa gatas. Yun na po. Ha, ito nga ang panganay kong apo, si Elise. Ano yun, may times na ayaw na dumedi kung walang laman ng spirulina yung gatas. Kasi nasanay na. Nasanay na kasi siya. So, habang lumalaki, syempre nag-i-increase naman po yung pagbigay natin ng spirulina. Yun nga po, 60 milligrams per kilogram body weight po ng bata ang competition. Tapos, pag pumapasok na, syempre, ano po yan, aktibo ng mga bata, pwede na mabigyan ng isang capsule. Or, pwede ho ninyong buksan, ilagay ho doon sa pagkain na favorite niya, kahalo po yun. At andyan din po yung pag-introduce na po ng spirulina granules kasi gustong-gusto po yan nila ng mga bata, papakin. Oh, kasi ang granules po natin, parang chips, no? Oh, lasang ano eh, buto ng kalabasa lang gustong po yun. Gustong-gusto po yan ng mga bata. Kukuha ulit ako, talaga ako nakakuha na. So ito po yung itsura ng pouch ng granules natin. This is good for 50 days or 50 pieces. Sa malalaki. Sa adults yun. Mm-hmm. Pag bata po kasi, pwede hanggang siya. Or pwede yung ibudbud niya lang sa ibabaw ng pagkain niya. Pagkain or drinks. Ganun po. Unti-unti lang po ang pag-introduce sa mga bata. Hanggang later on, magugustuhan na po nila yan. Pati lasang buto ng kalabasa lang po na nori. Kaya nga parang pumapapak lang sila ng chips. Mm-hmm.